Hello guys, good day po sa lahat. Welcome ulit sa ating channel. For today's video guys, ituturo ko po sa inyo kung paano magtanggal ng rubber roller ng DNP DSRX1S. So ito yung tatanggalin natin. At saka ang video na to, requested po ito ni Ma'am Itira Pahilago. So ito na po yung video ma'am na ni-request ninyo. So pasensya na, ngayon lang ako nakagawa ng video. So ito yung gagawin natin. Manood lang kayo guys. So ang pagtanggal nito sa rubber, una natin gagawin is mabaklasin natin yung cover dito sa front. So tinanggal ko na kanina para di na mataas yung video natin. Pagkatapos yung side by side na cover, kailangan din natin tatanggalin para madali yung access natin sa pagtanggal dito sa loob. So ayan. So, madali lang ang pagtanggal nito guys. Una natin gagawin is may makikita kayo dito na black na plastic banda rito sa left side. So, yan. Yan yung una nating tatanggalin. So, sundutin lang natin yan para matanggal. Ayan, natanggal na natin. So, nakita natin na tumalsik yung plastic. So, paano natin kukunin yung plastic sa ilalim? So, kailangan nating tatanggalin itong black na cover dito sa ilalim para makuha natin yung black na plastic kanina. Kasi nandito yun sa ilalim. Ito na guys, nakita natin yung black na lock. Dahil binuksan natin yung cover dito. So next natin gagawin, i-move natin tong roller pa left side. Kasi natanggal natin yung pin dito na plastic. So i-move natin sa left side. Tapos natanggal na dito, banda rito. So kailangan natin kumuha ng tools na or kutsilyo. Yan. So itong small o maliit na bearing, so ito yung tatanggalin natin. Banda rito. Ito yung bearing guys. Yan.
Pagkatapos nating matanggal, ibalik natin siya sa slot niya. Pasok natin siya doon, balik. Pero wala na siyang bearing. So yan, napasok na natin siya doon pero wala na siyang bearing. So ang gagawin natin, hugutin natin ito dito. The same procedure pa rin. Kukuha lang tayo ng lock. Katayo ng Phillips screw. So yan, para hindi ito papasok doon sa loob. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin na naman natin tong maliit na bearing ito sa left side. So, ito na yung bearing. So pagkatapos dyan, tanggalin natin tong Phillips screw. Pagkatapos, balik na naman natin siya doon sa lagayan niya. So ayan guys, kuha na natin. So pasok natin dito sa butas. Pagtapos sa pasok na doon, so hugutin natin gamit itong kutsilyo. So ayan, ito na guys, natanggal natin yung roller. So ito na ma'am yung sample kung paano magbaklas at saka magbalik nito. So kung ang machine ninyo ay nasira tapos meron kayong o yung wife o yung husband ninyo marunong mag DIY o kaya may kakilala kayo na marunong mag DIY, so ito yung gagawin ninyo. So balik-balikan nyo lang yung video para makuha ninyo ang procedure kung paano. So assuming guys, ito yung bago. So ipapalit natin, assuming lang. So una natin gagawin ito sa pagkabit. So ganun pa rin, ipapasok natin itong lulo dito sa butas. Ayan. Tapos kukuha tayo ng guide. Itong kutsilyong maliit. Ayan, ito yung guide natin. Tapos napasok doon, guide natin siya dito para makapasok dito sa butas sa kabila. So ayan, pagkatapos is hugutin natin to palabas. Tapos kukuha na naman tayo ng Phillips screw. Stopper lang po ito para hindi pumasok itong roller doon sa loob. So ganyan, gagamit tayo ng Phillips screw. Tapos maglalagay tayo ng bearing. Ito yung bearing guys. Tapos yung bearing niya, banda rito, meron siyang washer. So ayan. So dapat itong washer nandito sa right side. Sa right side mo. Na kamay.
huwag mong baliktarin guys. Kasi pag binaliktad mo yan, hindi na yan papasok doon sa butas. So dapat ganyan para makapasok itong bearing doon sa butas. So ganyan lang. Tapos ilagay natin dito. Suksok natin. Tapos yung guide natin itong kutsilyo. So yan. Yan. Alagay na natin yung bearing. Tapos na, tatanggalin natin itong Phillips ko. Ayan. Pagkatapos nito, ipapasok na naman natin ito doon sa butas. Sa lugar kung saan siya dapat. So, ito namang kabila guys, ang kukunin natin. Ganyan. So, nakatusok na siya doon sa yung bearing niya sa butas. Tapos, ang gagawin natin ngayon, maglalock na naman tayo dito, stopper niya. Nagamit tayo ng Phillips screw. So, ayan, kaangat na siya. So, dito na naman tayo maglalagay ng bearing. Yan, ito yung bearing. Kanina, yung washer niya nasa right side mo. So, ngayon, dapat yung washer niya nasa left side. So, yan. Ganyan. Para ito naman ang papasok dun sa butas ilalim. So, ganun pa rin. Gamit tayo ng kutsilyo para guide. Pasok natin dito sa dulo niya. Maliit kasi ito guys, kaya medyo mahirap siyang ipasok. So yan, ando na yung bearing. So tanggalan na natin itong stopper natin. Pagkatapos, ibalik natin siya doon sa butas. So yan, nakapasok na siya doon yung bearing. So ang gagawin natin ngayon, dito na naman tayo focus sa kabila. Kasi yung bearing sa kabila is umalis sa natanggal doon sa butas. So ibalik lang natin, susundutin lang natin para makabalik doon sa butas na. So ayan, okay na siya, umiikot na siya. Pagkatapos niyan, itong lock na plastic, ito yung huli na ilalagay natin. So, madali lang itong ilagay guys. Ilagay lang natin dito. Susundutin lang natin. Madali lang naman ito. Para may lock na siya doon. Yun. Narinig niyo yung pitik. So, makikita niyo dyan yung block. Umiikot na kasali. So, ganyan. Ganun lang po guys, kadali ang pagtanggal at saka pagbalik ng rubber roller sa DNP na machine. No need na pong baklasin banda rito at saka banda rito. Kasi pag binaklas niyo ang both side na mga parts guys,
baka malito kayo sa mga parts at hindi na tama yung pagkabit. So makikita nyo naman dyan. So kung baklasin nyo yan, makikita nyo maraming gear at saka banda rito yung sensor at saka mga gear at saka mga wirings. So no need na pong baklasin yan para hindi na matagalan sa pag-repair. So ganun lang po guys. So kanyang pag-function na po yan. So next yung gagawin is ikakabit nyo yung cover dito tsaka both side na cover. Ganun lang guys. Kung hindi kayo marunong magbaklas ng mga cover nito, panoorin nyo lang yung ibang video ko na kung paano magbaklas sa cover nito, sa lahat ng cover. So matutunan nyo rin guys, balik-balikan nyo lang yung ginawa kong video about sa printer na ng DNP. So yun lang po guys, Ma'am Aisira Pahilago. So sana mapanood po ang video na to at makatulong sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po. At like and share na din po. Don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga videos na i-upload. Maraming salamat po. God bless.